Hello guys, magandang araw. Dito naman tayo uli sa panibagong nating vlog. Vlog number 16. Ito po ay tungkol sa grinder na 9557HP at saka 9556HP. Ito po yung papakita ko sa inyo kung anong kaibahan ng dalawang grinder na po na ito. At saka gagawin ko siya sa loob lang ng di abot ang kalahating oras. Itong unang machine na bubuksan ko guys, ito yung model na 9557HP. Ito po yung 9557HP. Ang size po dito ng blade nito ay 4.5. Medyo malaki talaga yung spindle dito. Baga, ito kasi yung madalas na pinaproblema ng mga gumagamit. Kasi sa Pilipinas kasi medyo wala talaga gaanong blade na 4.5, kaya hirap bumili. Ito po siyang 9557HP. Pag sinasabi kasing HP guys, ibig sabihin yan paddle switch. Pag HN kasi at saka NB, yun yung mga nakaswitch knob. Ito yung 9557HP, ito yung 4.5. Ito namang isa, ito naman yung 9556 HP, paddle switch din siya. Parehas talaga lahat guys, pati yung size, parehas lahat. Dito lang sila nagkatalaw sa spindle. Yun yung lagayan ng talentinan mo. Ilalaki ko yung lock nut, diba? Hindi siya kasiya masyadong maliit yung 9556 kasi sa 9557. Kasi yung 9556 kasi 4 inch lang talaga siya. Ito namang 9557 4.5 inch. Yeah, iyon po ang yun lang talaga yung diferensya nila. Tsaka siyempre kasama na rin yung lock nut at saka inner plunge, kailangan mo ring palitan. Pero halos talaga lahat parehas lahat yan ng mga lahat ng mga ano niyan, laman niyan, pati yung power niya, pati yung ano niya, RPM niya, parehas lahat yan. Diyan lang talaga sila nagkaiba sa ulo, yung size ng talib. Yung isa kasi 4.5, ang isa kasi 4. Ngayon, depende na lang kung saan kayo prepare o kung saan kayo gusto, saan yung gusto. Yung iba kasi, gusto din nila kasi yung 4.5. Meron din naman kasing ayaw. Ako kasing tatanungin, mas maganda kasing 4.5 kasi medyo malaki. Matagal maubos. Ito kasing 4, talagang madaling maubos yung blade. Ito guys, para sila ayaw gumana. Ngayon, bubuksan natin kung anong sira ng dalawang to. Unahin natin itong 9557HP. Itong 4.5. Tingnan natin kung ano problema sa loob. Itong machine na to guys, ito talaga ngayon yung medyo hot pan diesel ngayon sa mga tawag dito, carpintero or yung mga metal works. Ito talagang lagi ngayon ginagamit. Kasi medyo hindi kasi gano'ng kamahalan yung price at saka medyo affordable din talaga yung ano kahit sa pyesa medyo mababa, tapos sa performance okay din talagang ano, hindi mo rin to maano, depende na lang sa paggamit. Basta ang kaiba lang talaga dito sa dalawa guys, yun lang talaga yung ano niya, yung blade niya. Pero para sa akin mas maganda talaga yung mas malaki kasi mas stable kasi yung ano niya pag malaki. Oh guys, ito yung isa. Sunog yung armature. Tingnan mo. Sunog na sunog. Tingnan na natin yung pig coil kung ano nangyari. Baka nadamay na. Kasi ano nga ito guys. Parang tawin mo kung pinang grind pa to. Kasi parang ano. Parang semento yung loob eh. Siguro hindi to naka ano. Yung alikabok mapasok sa loob. Mainit. Tapos kaya nasunog. Tingnan natin baka sigurado sira itong pill coil, sunog din na pill coil nito. Hindi ko lang alam kung sunog din pa dito yung housing kasi minsan kasi pag nasobrang kasi kainit to, sobrang mainit siya, nadadamay na rin yung housing kasi na ano ba, yung pag mainit kasi yung coil, parang dumidikit na siya dun sa housing kaya nalulusaw yung housing. Check muna natin kung baka nadamay yung housing. Pero sigurado ako kasama nito pill coil. Nakita ko na eh. Iba na yung kulay talaga eh. Anyway, tanggalin naman natin. Nakikita natin talaga ng buo. Medyo
makulit talaga itong gawin itong 955 yung mga paddle switch kaysa sa ordinaryo lang na grinder. Medyo ano to siya eh, kasi patago kasi yung twist nito eh, medyo kailangan mo pa talaga sungkitin. Kung medyo malabo yung mata mo, mahihirapan ka din magkabit ng mga wiring kasi nasa ilalim. Baga dinudugot mo pa kasi yung wire doon sa may switch, nakatago kasi yung switch, hindi kasi kagaya nung yung isa na nakalitaw. Kaya medyo ano, tsaka medyo mas mataas na din talaga yung price ng paddle switch kasi sa ordinary lang na armature. Ayan guys, kita nyo naman, di ba? Sunog. Tignan mo. Sunog. Nag-crack pa. Pero yung crack na yan, walang problema naman yan kasi nangyayari talaga yan. Ang ano talaga na yung winding. Lutong-luto na yung winding. Kaya kailangan natin palitan. Okay naman yung housing natin. Wala namang problema. Kaya dyan na natin papalitan yung housing. Ito na lang field coil. Ito guys, unahin natin pagkabit yung field coil. Ito guys. Yan, yan. Original yan. Yan yung kakabit natin. Palitan natin ng bagong field coil. Yan, hindi kasi uso rewind-rewind dito. Pati na magpa-rewind-rewind, mayroon namang buo. Tsaka ano, medyo mababa lang naman yung price dito. Siguro nasa mga, siguro nasa mga something. Basta hindi siya abot ng 1,000 yung coil nito. Mababa lang ang price ng coil nito. Pero kung isumatotal mo to lahat, medyo konti na lang din para bibili ka na rin ng bago pag nasira yung dalawa guys. Siguro bibili ka nila ng bago kung tinirang idagdag mo. Kasi itong armature na to, aabotin to ng mga 1,000 mahigit. O, so, nasa kulang-kulang 2,000 na to lahat. Tapos, service charge pa. Magbabayad ka pa ng charge sa paggawa. Okay. Kulang-kulang, aabotin ka talaga ng 2,000. Eh. Magkano lang ang bago dito. Ngayon nata, nakasipil ata to eh. 3,000 ata to mahigit. Or hindi ko malaman kung ilan bang price nito. Depende sa dealer kung magkano bigay or magkano ang ano nila, discount nila. Pero yung regular price dito nasa mga 3,000 plus talaga to. Sa mga regular lang nga, yung walang mga sale. Kasi madalas kasi ngayon guys, ito pala guys, ibahagi ko sa inyo. Kung hindi nyo napapansin, tingnan nyo itong ulo ng grinder na to. Papansin nyo ba yung ulo niya at saka yung ulo ng mga made in Thailand? Magkaiba, di ba? Magkaiba yung ulo. Mas pogi ang ulo nito kaysa dyan sa mga 9556 or 955. Depende kasi yan guys kung saan gawa. Sa Thailand kasi. Kaya nga, tingnan yung maigi kung bakit mura. Di ba may mga sale kasi ngayon na napapansin mo na bakit mura lang. Tingnan mo yung design ng ulo. Yung ulo mismo, yung ulo niya, tingnan mo. Magkaiba yung design ng ulo at saka yung design ng mura. Yung mga mura kasi guys, yun yung mga lumang modelo talaga. Ito kasing grinder na to, parang in-upgrade na kasi to guys. Kasi nga, ang problema kasi nito, hindi ko lang sasabihin talaga yung problema. Pero basta mayroon kasing technical na problema nito, kaya nila binago. Kaya, wag na kayo magtanong guys kung bakit alam ko. Kasi, siyempre, paano hindi ko malalaman, ito ang trabaho ko. Kaya talagang ganun. Tsaka kaya nga din kasi to nagbago yung ulo nito. Kasi nga, dahil kasi sa complaint namin, kami kasi nag-complain nito, kaya ganyan. Madalas talaga guys na makakakita ka ng ganyan na ulo dito lang sa bandang Middle East. Diyan sa Pilipinas, wala ka ganong makakita. Kung mayroon mang naligaw dyan, pero sa tingin ko, wala talaga, wala. Iba yung ulo dyan, iba. Pansinin niyo yung ulo ng grinder na to. Yung ulo niya, iba yung design, medyo pogi siya, medyo macho. Iba kasi yung ano, wala kasi akong sample dito eh, kasi nga lahat kasi ng mga luma naming ganyan, gear housing kasi ang tawag niyan guys, lahat ng mga lumang gear housing. Pag binalik namin 'yan sa Makita kasi nga mayroon nga kaming reklamo niyan, kaya ganun. Kaya ngayon lahat na lumalabas dito, puro ganyan ang itsura. Kaya pag nakakita ano yan guys, pag napansin nyo, yung grinder bakit mura. Tingnan nyo maigi yung grinder bakit mura. Pares na naman talaga yan sila guys, original din naman yan. Kaso nga lang, kung talagang titingnan nyo maigi, may pagkakaiba. Sa ulo pa lang makikita mo na kagad malaki yung pagkakaiba. Kaya ganun. Kaya nga siya mura kasi nga inuubos, pinapaubos siya. Kasi nga may problema nga yan.
Ganun naman talaga. Siyempre, hindi sa Pinas kasi, hindi niyo ganong napapansin kasi nga. Masyado kasi, siyempre, maingat yung siguro gumamit. Dito kasi, nalalaman namin kung anong problema kasi nga, sagaran kasi ang trabaho dito. Ito guys, yung armature pala niya. Palitan natin ang bagong armature. Kasi sira din kasi armature. Yan. Yung mga pesa nito guys, wala namang yung tulad ng armature at saka field coil, wala naman ganong pinalitan. Ang talagang totoo talaga dito na binago dito, itong housing, yung motor housing niya mismo. Itong model na itong 7HP, itong paddle switch, ang housing nito, motor housing nito hindi na binago. Yun lang yung 7HN. Binago ang housing noon kasi nga meron din kasi problema kung bakit ganun. Kaya nga yung iba, wala ng iba, nag-aaway-aaway pa nga dyan, bakit mura, bakit mura. Hindi kasi nila alam kasi kung ano talagang dahilan, bakit mura. Di ba may lumalabas din ngayon made in Thailand? Di ba dari China, may made in Thailand din. Tama naman din pala wala ng iba eh, meron din ang mga talagang pabrika ng Thailand. Pero tingnan mo maigi ang itsura ng machine. Anong kaibahan? Kung talagang ano ka, yung baga masyado kang ano ba, matikuloso, nakikita mo yung kaibahan sa itsura ng mga ng housing at saka tulad ng motor housing talaga, makikita mo yan at saka sa gear housing. Talagang makikita mo yan guys kung talagang titinan mo maigi. Ngayon, kung hindi mo titinan maigi, hindi mo talaga mapapansin yan. Ngayon, pag ipagdikit mo yung dalawa na magkaiba, malalaman mo yan. Dito, tingnan mo yung ulo, oh. Nakikita mo rito. Kitang-kita yung ulo niya, di ba iba? Napapansin mo ba yung ulo talaga? Kayo na ko pa binabanggit. Oh. Yung carbon brush, wala din namang binago dyan. Ganun pa rin walang binago. 325. Pero paalala ko lang talaga guys, hanggat maaari, huwag kayong bumili ng mga fake na carbon brush kasi akala niyo siguro nakakamura kayo, parehas lang yan. Hindi po parehas yan, malaki pong magkakaiba sa fake at saka sa original. Akala niyo lang kasi okay yung iba kasi na tumitingin na nakikita yung spark, may spark, okay lang. Sa totoo lang hindi talaga okay yan. Paano magiging okay? Nag-spark yan, di ba? Hindi yan okay. Huwag mo lang ano, simple lang yan. Yan guys, yung hinahawakan kong ulo, yan yung tinan mo yung ulo na yan. Tsaka tinan mo yung ulo ng mga sinisale na made in Thailand at saka made in China na luma. 'Di ba makikita mo yung itsura, iba. Iba yung ulo niyan. Iba yung ulo. Ito namang yung ito made in China na rin to kasi wala na rin kasi ngayon. Meron namang made in Japan kasi nga lang siguro doon lang banda sa Japan. Dito kasi ang lumalabas talaga kung hindi made in China, made in Romania, ganyan. Pero madalas talaga ito China talaga, China. Wala dito ang Thailand. Hindi dito umabot ang Thailand. Tignan mo yung ulo niya guys. Tignan mo. Kung napapansin mo, iba ang ulo talaga niya. Iba. And guys, yun lang ang pinyalan natin. Dalawa lang at tatlo. Carbon brush lang at saka tawag nito armature at saka field coil at saka bearing. Huwag nyo palang kalimutang bumili ng bearing. Huwag kapit ng bearing kung sakasakali. Malalaman nyo naman yan na pag may alog na kasi yung bearing para may sabit na, palitan nyo niya kasi nga hindi naman natin mapapansin pag pinagana kasi gagana naman talaga yung unit kahit medyo may alog na yung bearing. Kaso nga lang yung performance kasi dyan guys yung pinag-uusapan. Tapos siyempre lalagyan mo pa ng load, talagang madali talagang bibigay yung machine mo. Problema niyan pag bumigay na yan, masisira yung bearing pag tinagalan mo pa. Pag dumikit yung bearing dyan sa may housing, sira na rin yung housing. Kaya yun ang ano. And guys, tapos na yung isang machine natin. Ito yung 9557HP. Ito yung 4.5. Hindi pa natin alam kung anong sira nitong 9556. Yung D4. 4.5 kasi itong unang natin ginawa. Pagka itong vlog ko na to guys, pinapaliwanag ko lang kung anong kaibahan ng 9556 at saka 9557. Maliwanag po guys, ang kaibahan nito yun lang po yung blade, yung size ng blade niya. Yung 9557, lahat po ng 9557, 4.5 yan. Lahat po ng 9556, 4 lang po yan, 4 inch. Baka kasi nagkakaano kayo. Iba kasi, hindi kasi nila tinitingnan yung ulo eh.
basta kasi laki lang, akala nila pares lahat yung size. Hindi po. Isipin nyo guys, pag nabili nyo itong 4 and a half, tapos yung blade nyo 4 lang, mahihirapan kayo, bibili pa ko ba kayo ulit ng talim? Ayan guys, okay na guys, walang problema. Okay, kaya mo, ganda ng tunog, smooth na smooth, diba? Kaya naman yung ulo guys, nakita mo yung ulo ng machine, oh, diba? Oh, iba itsura, diba? Mas pogi siya. Mas pogi siya kasi dun sa, kaya sa lumang modelo. Tingnan nyo yung, kung mayroon kayong grinder guys na ganyan, kahit ng 957HN, tingnan nyo yung ulo. Diba, malaki ang kaibahan. Nakakita nyo, kagad guys, anong kaibahan. Iba yung design. Iba yung design niya. Silipin nyo na lang kung anong, kung may grinder kayo, silipin nyo yung ulo. Tingnan nyo kung anong, malalaman nyo kagad kasi kung anong itsura niyan, kung anong yan. And guys, tapos na yung isa. Isa na naman yung gagawin natin. Okay, yan ang pinalitan natin guys. Armature, build coil, bearing at saka carbon brush. Pero ho, yung parts 10 guys, pag talagang ano yan, hindi na dapat ginagawa yan kasi nga, ano na yan eh, halos kunti na lang idadagdag mo bago na. Ano kasi yan guys, zero cost kasi yan eh, ibig sabihin. Meron kasi kaming customer dito na nakakontrata. For example, 1 year yan. Baga, walang problema yan, masira. Kahit anong sira niya, naayusin yan. Hanggang matapos yung 1 year, wala silang babayaran. Mayroon kasi ganun kasi na terms. Ito guys, buksan na natin itong isa. Tingnan mo, pares na pares talaga. Pares talaga lahat yung laman yan guys. Diyan lang talaga sa ulo. Anyway guys, yung sinasabi ko pala kanina, yung hindi ko natapos pagdating kanina. Kailangan talagang pag bumibili ka ng grinder, siguruhin mo kung ano bang gusto mo. Yung 4 and half ba or 4, kasi nga pag kinonvert mo kasi yan guys, halimbawa nakabili ka ng 4 and half, binili mong unit 9557, 4 and half yun, diba? Tapos gusto mo palang, gusto mong gawing 4 lang, 4 inch lang, gusto mong i-convert siya ng 9556 na D4. Tatlo lang naman ang bibilhin mo nyan guys na parts. Bibili ka lang ng inner plunge, tapos lock nut, at saka spindle. Pero, yung tatlo na parts na yan guys, pag, alam mo ba kung magkano yung halaga nyan guys, kulang-kulang 1,000 na rin ang aabutin mo nyan. Siguro yung spindle dito, siguro nasa mga 300. Ito naman yung original naman na lock nut at saka inner plunge, siguro nasa 200 or 300 yung isa. Basta mas mahal yung lock nut kasi sa inner plunge. Sa bagay, makakabili naman kayo ng mga local brand. Marami din kasi mga local brand na inner plunge at saka outer plunge, tulad ng mga ibang brand dyan na mga ano. Pwede ka rin bumili nun. Mas mababa lang ang presyo nun. Abutin ka pa rin ng mga 500 or 600. Siyempre, charge pa rin sa pagkabit. Diba? Kasi hindi mo rin basta-basta maikakabit yun guys kung wala kang ideya. Nagbabayad ka pa rin dyan ng service charge sa magkabit, diba? So, abutin ka rin siguro ng ihanda mo na yung 600 pesos mo. Pag, ano yun ha, hindi pa original yung ibang parts to na. Pero kung puro original, sigurado yun, 1,000 yan. Kasama na yung service charge. Yun lang ang kaibahan guys, diba? Malaki, diba? 1,000. Di bumili kaya nga, isipin mo, 1,000. Mawawala sa'yo. Kinonvert mo lang, diba? Kaya siguruhin mo talaga pag bumili ka, ano ba talaga gusto mo? 4 and half ba or 4? Ang iba kasi, gusto nila ng 4 and half. Kasi nga daw, matagal maubos. So, nandun na nga tayo, matagal na maubos. Ang problema naman ngayon, may mababilan ka ba dyan mga talim? Kasi, madalas kasi dyan sa Pinas, 4 inch lang. May manghihirapan ka. Siguro may mabilan ka mga talim dyan na pang-cutting at saka grinding. E paano naman pag ginamit mo to sa tiles? Mag-cut ka ng tiles, di ba? Madalas talaga dyan sa atin. 4 inch lang. E ngayon, mahihirapan ka maghanap ng 4 and a half. Saan ka maghanap nun? Di ba? Mahihirapan ka. Kaya, mahirap talaga guys. Yan ang sinasabi ko. Kaya siguruhin mo kung anong gusto mo. Oo, mas maganda kung may pera ka. Dalawa na lang bilhin po. Bili ka ng 957, bili ka rin ng 956, di ba? Ganun. Kaya nga ako guys, tinatanong ko talaga sa customer ko, ano ba talaga gusto mo? Kasi nga, mahirap eh. Eh tulad ng ganyan, papashipit mo pa, pagdating pala doon, hindi pala yun ang gusto. Eh paano yan? Sino magbabayad din sa charge sa shipment, di ba? Sayang naman yung ano natin.
pera pabalik-balik, di ba? Oh guys, palitan na natin guys, armature lang ang sira nito guys. Tingnan mo, para sa parehas, di ba? Para sa talaga yan, wala talaga pagbabago yan. Ang nagbago lang dyan, yun lang talagang spindle at saka ano. Yan, tingnan mo, palagi ako nagpapalit ng bearing pag ako nagtanggal ng armature. Ang iba kasi, sabi na okay yan. Okay naman talaga, umiikot pa naman eh. Pero ramdam mo yun, pag pinaikot mo kasi, ramdam mo kagad na parang may alog, may galaw. Baga ang ikot kasi ng ano nun, hindi. Pag pinandar mo yan, okay. Pero iba talaga yung maganda talaga yung bearing. Pagkano na naman yung bearing guys, sisirain mo yung unit mo, di ba? Bibili ka na lang din naman ng armature, isama mo na yung bearing. Dapat naman talaga ganun guys eh. Basta kasi na magtanggal ka ng mga motor o kaya anong mga bagay, di ba? Automatic naman talaga magpalit ka ng bearing. Is open naman talaga kasi yan. Ewan ko ba, yung iba kasi hindi nagpapalit ng bearing kasi pwede pa raw. Ay nako, isipin mo magkano lang yung halaga ng bearing tapos sisirain mo yung halaga ng armature pati oras mo eh, magbubukas ka pa uli ng machine, di ba? Para isahan na, di palitan mo na rin. Ganun lang yun. Sobrang katipiran kasi natin minsan, hindi din kasi natin naiisip. At saka katipid natin, mapapamahal pa tayo. Dapat guys, isip-isip din pag may time. Pagpalit mo yung halagang diferensya, 50 pesos. Tapos, yung oras mo, nabinbin yung trabaho mo kasi nasira yung unit mo dahil sa bearing. Diba? Isang araw, swerte mo, isang araw, magawa ka agad yung machine mo. Kung malayo yung paggawaan, iabutin ka dyan ng mga 3 araw o baka 1 linggo pa. E paano yung trabaho mo? Diba, nandahil lang doon. Nandahil lang doon sa hinayupak na bearing na yan. Diba? Nawalan ka ng 1 linggo, magkano kinita mo nun sa 1 linggo na nawala sa'yo? Nandahil lang doon sa 50 pesos. Diba? Ang laki na nawala sa'yo. Kaya dapat isipin tayo minsan. Huwag din tayo masyadong kuripot. Guys, medyo natagalan magkabit ng ano, bearing. May problema kasi. Ayan na. Tanggal ko na. Nag-black kasi yung ano eh. Yung bearing na tinan mo maluwang oh. Oh, diba yun ang problema. Ayan, tinan mo. Ganda ng ikot oh. Ayan. Kabit na natin ito guys. Saglit lang itong isa kasi nga armature lang ang sira. Armature, carbon brush at saka bearing lang yung pakalitan natin. Ito guys, pag ganito sira guys, armature, carbon brush at saka bearing, yan, pwede mong paggawa yung machine mo. Kayang-kaya pa ipagawa yan, baga nasa 50% ng unit, baga ibig sabihin ng price ng bagong unit, ang gagastusin mo. Kaya pwede pa. Pwede pa ang paggawa. Kasi sa bibili ka ng bago. Kasi pag nagawa na rin kasi yan guys, para na rin kasing bago yan. Tingnan mo yung tunog niyan pag natapos natin yung ikabit. Di ba? Parang bago na rin. Tingnan mo yung bago na talaga yan. Ang mangyari, ang luma lang naman dyan, yun na naman yung housing. Tsaka yung mga gear. Pero pag sira din yung gear niyan guys, huwag mo nang paggawa. Bili ka na lang ng bago. Ganun. Yung gumagaralgal na, yung parang may mga bato sa loob, pag gano'n na may problema na yung gear niyan, eh pag nagpalit ka ng 2 gear guys, kulang-kulang din yan mga 700 or ano, mga 700 siguro yung susin mo niyan, sa 2 bearing na yan, kasi may maliit at saka may malaki yan. Yung iba kasi, kaya nga ingat kayo guys dyan sa, lalo dyan sa atin sa Pilipinas, may mga shop dyan na uuperan kayo na mababa lang ang halaga. Mababa kasi yan guys, kasi nga hindi naman kasi yan original makita na parts ang kinakabit nila. Oh, diba? Isipin mo guys. Isipin mo. Saan sila kukuha ng parts dyan? Isa lang mo na pinagkilingan ng parts ng Makita eh. Oh. Pag nanggaling pa nga yan sa pag nakailang lipat na ngayon, mas lalong tataas ang presyo. Tapos, mali mo ba naiisip na marami na pinagdaanan ng parts, mababa pa rin ang price? Ibig sabihin, may ano yan. May problema yan. Ganun lang kasimple guys. Kaya huwag kayong papaloko. Pag mura,
bagay na makakamura kayo, pero huwag kayo mag-expect na matibay talaga yung unit. Kasi nga, hindi nga original yung parts na nilagay, di ba? Kaya huwag niyong awayin yung gumawa kung bakit nasira ka agad. Ganun, di ba? Kasi ako guys, hanggat maaari, in-advise ko talaga sa customer na original. Pero may mga customer lang talaga minsan na gusto nila makamura, o sige, walang problema. Kasi sa akin guys, ha? Yun, di ba? Tinan mo. Ganda lang. So, tinan mo yung ulo guys, oh. Ganda ng ulo, di ba? Ayun, oh. Yan yung sinasabi ko ng bagong ulo. Di ba? Paano yan guys? Wala pang kalahating oras. Nagawa na natin ng dalawa. Ganun lang siya kabilis. Okay na guys. Salamat pala guys sa panonood. Medyo matagal-tagal din tayo nakapag-vlog. Busy kasi guys. Ayun pala yung mga customer ko dyan na gustong bumili ng item. Antay-antay lang muna kayo saglit kasi medyo malapit na natin lalabas yung mga bagong item natin. Ito pala guys ha, 9556 HP. Ayan, tandaan na yan ha, yun yung 4-inch. Okay guys. Malinaw na ba? Kung mayroon kayong tanong guys, mag-comment na lang kayo sa baba para masagot naman natin. Ito naman guys yung 957, ito yung 4.5. Yan guys. Diba? Para sa yan naman, China lang yan guys, puro China na ngayon yan. Unang labas niyan, Japan, ngayon China na. Halos lahat ngayon, China. Sige guys, salamat. Salamat sa panonood. Kung may comment man kayo, ilagay nyo lang sa baba. Salamat sa panonood guys, salamat.